Minsan ang kahirapan ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para lalong magpatuloy at magsumikap sa buhay. Lalo na kung ang iyong pinaglalaanan ng iyong mga pagsisikap ay para sa iyong mga magulang. Magandang araw mga ka-dreamers at hangad ko po naway nasa mabuti kayong kalagayan saang sulok man kayo ng mundo naroroon. Ma-OFW ka man or nasa Pilipinas. At nagbabalik na naman po ang ating channel para magbigay ng isang inspirational story na tsaka'y kapupulutan po natin ng aral at inspirasyon sa buhay. Kaya't stay tuned ka lang dyan ka-dreamers para po malaman natin ang mga pinagdaanan ng owner ng bahay kung paano po niya naipundar ito. Ito po ang ating isa-isahin mula day 1 hanggang po matapos ang bahay nila. Ang lahat pong ito ay ating pag-uusapan pagkatapos lang po ng ating intro. Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, like and hit the bell button upang updated ka sa lahat ng ating mga videos. At bago po tayo magsimula sa lahat ng detalye ng bahay, ipakilala ko po muna sa inyo ang may-ari nito. Ito po ay si Ma'am Marites Pendon at siya po ay isang caregiver na nagtatrabaho sa Maynila. Nag-start ang pagpapagawa ng bahay na ito noong May 27, 2022. Ito po ay taong kasalukuyan kaya't lahat po ng mga materyales na makikita po natin ay updated pa po. Disclaimer lang po pala mga ka-dreamers, ang lahat po ng inyong makikita at mapapanood ay pawang galing po sa owner ng bahay. Wala po tayo ditong mga idinagdag or ibinawas para mapaganda po ang ating video. Ang lahat po ng itong makikita ninyo ay galing sa owner nito. Sadyang ang iba lang po siguro ay hindi tugma dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ito na po tayo sa mga materyales na nagamit nila. Sa hollow blocks po, nakagamit sila dito ng 250 pieces at nagkakahalaga ito ng 14 pesos per piece. So, nakagastos po sila dito ng 3,500 pesos sa 215 piraso. Sa mga semento naman po ay 400 bags at nagkakahalaga naman ng isang sako ng 240 pesos. So, nakagastos si ma'am dito ng 10,400 pesos. At pagdating naman po sa mga buhangin, 5 cubic po ang nagamit nila. So nakapagbayad si ma'am dito ng 5,000 pesos dahil lang isa pong cubic ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. At kung mapapansin po natin na ilang patong muna ng hollow blocks bago po nila ikinabit ang kanilang hardiplex na walling. Located po ang bahay na ito sa Barangay Agutayan, Iloilo, Philippines. Ito naman po ay may sukat na 18 by 18 feet or meron po itong katumbas na 7 by 7 meters. Kung gusto po nating makuha yung square meter, i-multiply lang po natin ito at lalabas na 49 square meter. Gumamit din po sila dito ng mga kahoy na 2x14 at mayroon po itong 12 feet at nagkakahalaga po ito ng 20,000 pesos. Sa mga haligi po or yung mga poste, ang ginamit po nila dito ay mga hardwood na kahoy. And ito naman po yung kanilang kusina. Ang kanila pong flooring ay naka-rough cement po muna pansamantala. Gumamit din po pala sila dito ng mga kawayan at mga nipa sa bandang bahagi ng kusina. So after po ng dalawang buwang pagtatrabaho, ito na po ang kinalabasan ng kanilang bahay. Sa mga workers, meron po tatlong katao ang kinuha nila at nagkakahalaga po ng 450 pesos ang mason at 300 pesos naman per day ang kanilang helper. Mamanage naman mga ka-dreamers, ang owner po ng bahay ang nagmanage nito. Umuwi po siya talaga ng Iloilo from Manila para mabantayan ang mga trabahador na gagawa ng bahay nila. Dahil nga po matatanda na yung kanyang mga magulang, wala pong mag-aasikaso at magbabantay sa mga trabahador na kinuha niya. Ito
Ito po yung palagi kong sinasabi, mga ka-dreamers, na napakasarap po sa pakiramdam na nakikita mo yung mga pinagpapaguran mo sa araw-araw. Hindi man po kalakihan ang ating mga sinusweldo, ay napaglalaanan natin ang mga pangarap natin, lalo na po yung pagkakaroon ng permanenteng tahanan. Dahil mga ka-dreamers, ay napakalaki pong achievement sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay. Mayroon po itong limang pirasong bintana at ang ginamit po nila dito ay yung tuwang tinatawag na mga steel matting. Kagastos si Ma'am dito ng 1,000 pesos. At pagdating naman po dito sa kanilang trusses, ang ginamit po nila ay mga wood. Mga normal na yero naman po ang kanilang roofing at nagkakahalaga po ng 20,000 pesos. Kasama na po dito yung kanilang trusses. I feel so lost, never had, need to be strong every breath. Ang bahay pong ito ay regalo ni Ma'am Marites sa kanyang mga magulang. Ito daw po ay pinagawa niya dahil nasisira na nga daw po yung lumang bahay nila. Dahil gusto niyang maging komportable ang kanyang mga magulang, pinag-ipunan niya po talaga ito para mabigyan ng kanyang mga magulang ng konting kasiyahan. Dagdag pa nga po ng owner ng bahay ay talagang mahirap lang daw po sila. Nagpapasalamat siya dahil napalaki silang anim na magkakapatid ng maayos. At dahil din sa pagiging responsable ng kanyang mga magulang, dumating po yung time na nagkasakit ang kanyang ina at nawalan ito ng paningin. Kaya't ngayong taon ay nagdesisyon ang owner ng bahay na umuwi ng Iloilo at paggawa ng bahay ang kanyang amatina upang iparamdam at mabigyan din sila ng konting kaligayahan habang nandito pa sila at nakakasama niya. Nakakabili po ang owner ng bahay sa kanyang pagiging mabait, mapagmahal at responsableng anak. Ganito po sana ang lahat ng mga anak na hindi pinapabayaan ng kanilang mga magulang. Ang bahay pong ito ay matatagpuan sa Iloilo. At ito po ay may dalawang kwarto, sala, CR at kitchen. E may sukat po ito na 49 square meter. So dumako na po tayo kung magkano nga po ba ang total cost ng nagastos nila dito. Umabot po ito ng 100,000 pesos sa labor and materials. And mga ka-dreamers, please support nyo rin po sana ang channel ng aking nanay. Ang kanyang YouTube channel po ay Lola Santang Vlog. So congratulations po Ma'am Marites Pendon at naipagpatayo mo ng bahay ang iyong mga magulang. So mga ka-dreamers, paano? Magkita-kita na naman po tayo sa susunod. Ka-dreamers, ano ang masasabi mo sa video na itinampok natin ngayon? Namangha ka rin ba sa pinagdaanan ng owner ng bahay? I-comment mo naman yan down below para ma-shoutout kita sa susunod nating videos. Huwag mo po sanang kalimutang mag-like, mag-comment at i-share mo na rin po ang ating video. Hanggang sa muli at mag-ingat po tayo palaging mga ka-dreamers.